So, isang phone na naman ang i-review natin today, guys. At ito ang isa sa mga pinaka-hype na budget phone right now. Ito ay ang Infinix Note 10 Pro. Hello, si Alvin, ang inyong tech guide to give you tech tips, reviews, and guides. And today, alamin natin kung hype is real nga ba para sa Infinix Note 10 Pro. Tara, try natin to. Siyempre guys, i-check muna natin yung ibang mga contents ng box ng ating Infinix Note 10 Pro. From the box itself, kamukha niya rin naman yung ibang mga Infinix phones na na-release this year. Pero ano nga ba ang kakaiba para sa Infinix Note 10 Pro? Dito meron na kagad tayong sticker na may kita turbo para siguro sa performance o kaya dun sa refresh rate ng ating Infinix Note 10 Pro. Tapos meron pa tayong sticker dito sa baba na nakalagay Design Award 2021. So siyempre, i-check out na natin yung contents ng ating box. Underneath yan, as with any Infinix phone, nakalagay na kagad yung ating phone sa harap. Tapos, nakadikit pa yung mga iba't ibang sticker niya. Removing the stickers, guys, fully mo talagang ma-appreciate yung ganda ng design ng ating Infinix Note 10 Pro. Pero, syempre, mamaya na yan, focus muna tayo sa iba pang contents ng ating box. Makikita din sa ating box, of course, ang kanyang SIM ejector tool, documents, jelly case, at syaka ang kanyang unattached na tempered glass. Surprisingly, for the Infinix Note 10 Pro, tempered glass ang in-include natin this time. So, mukhang talagang gustong ipakita ng Infinix or iabang ng Infinix kung gaano nga ba kaganda or gaano nga ba ka-special ang phone na to. Other accessories pa sa ating box ay ang kanyang USB Type-C cable and then ang kanyang charger. So at least, again, for the Infinix Note 10 Pro, talagang future-proof ang budget phone na to since gumagamit tayo ng USB Type-C charging for this phone. At saka ngayon, wala nang ibang laman ng box natin, so focus na tayo sa ating Infinix Note 10 Pro na unit mismo. So looking at the design of the Infinix Note 10 Pro, talaga nga namang matutuwa ka sa color at saka sa texture at saka sa ganda ng kanyang back design. So medyo malandi yung pangalan na kinuha natin, Nordic Secret. Ayan, di ko lang na secret yung meron dito sa phone nito, pero ayun, meron tayong parang pinkish na rainbow background dito sa likod, covered in matte powder texture finish para talaga magkaroon tayo ng very classy look. Actually, para sa design niya, guys, masasabi kong medyo reminiscent siya doon sa mga Oppo Reno phones na na-release recently, pero personally, hindi naman ako magre-reklamo kung medyo kamukha niya yun kasi as in, nagagandahan naman talaga ako sa mga ganong design. And, yung ganong design, i-apply mo sa isang napakamura na budget phone, you get something like the Infinix Note 10 Pro. Napakamura, pero with the design itself, hindi ka tinipid sa itsura ng phone na to. Actually, hindi mo iisipin na ang ating Infinix Note 10 Pro, nakahalagang under 10,000 pesos lamang. Kung i-check out pa natin yung kanyang camera module. Actually, medyo may iba rin siyang mga kamukhang phone, pero again nga, it works nicely on the Infinix Note 10 Pro. And ngayon pa lang, masasabi ko kung before kaka-review lang natin yung para sa akin, isa sa mga pinakamagagandang mid-range phones, this time para sa akin, ng Infinix Note 10 Pro ang pinakamaganda, if not isa sa pinakamagandang budget phone na na-release ngayon, which is nice, kasi patapos na yung 2021, at least nakahanap tayo ng medyo kakaibang design sa isang budget phone. Medyo napapadalas kasi yung release ng mga budget phones na magkakamuka. So natutuwa ako pag nakakuha tayo ng mga fresh designs from brands. Anyway, yun na yung pagdating sa design natin, guys. Sa gilid naman ng Infinix Note 10 Pro natin, medyo meron tayong glossy chrome na edges. Sa right side natin, guys, ang kanyang lock button that also doubles as a fingerprint sensor. And sa performance ng ating fingerprint sensor, super responsive niya. So for sure, matutuwa kang gamitin ito. Aside pa dyan, guys, nandyan din ang ating volume buttons. Tapos dito naman sa left side ng ating phone, ang kanyang SIM card tray. On the bottom side of this phone naman, guys, ang kanyang speaker grills, ang kanyang USB Type-C port na, again nga, fortunately, naka-USB Type-C charging tayo for this phone, and also a headphone jack. Pero hindi lang yan, kasi dito din sa top side ng phone natin, meron pa tayong isang speakers. Yes, guys, for the Infinix Note 10 Pro, meron tayong dual speakers, so talaga nga namang ma-e-enganyo ka kapag nanonood ka or naglalaro ka dito sa phone na to. Kasi nga, syempre, kapag dual speakers ka, kahit natatakpan mo yung isa mong speaker, meron ka pa rin sound na nakukuha at hindi nagiging ganun ka-muffled ang sound na lumalabas from your phone, so mas nagiging immersive ang experience mo. Siyempre, hindi siya stereo speakers, pero given on a budget phone, nakakatuwa na dalawa ang speakers na meron ka.
Aside pa dyan, syempre dagdag sa pagiging immersive natin, halatang halata naman yung napakalaking screen ng ating Infinix Note 10 Pro. With a 6.95-inch 90Hz Full HD IPS LCD display, for sure, masasuck in ka talaga sa kung ano man yung nilalaro or pinapanood mo. So, consistent naman guys ang Infinix sa mga nare-release nilang phones kung saan budget phone nga pero sagad-sagara naman yung size ng budget phone na binibigay nila sa atin. With a 6.95-inch screen guys, kasing laki niya yung mga pinakamalalaking phones from different brands katulad ng iPhone Pro Max, Samsung Galaxy S21 Ultra, basically ganun kalaking screen on a budget phone price. So kung mahili ka doon sa mga malalaking screens, definitely check out the Infinix Note 10 Pro kasi ilan lang din talaga yung mga budget phones na available with a screen this size. Aside pa dyan guys, with a 90Hz display and nababagay din for gaming ang ating Infinix Note 10 Pro. Kung kaya't marami sa atin ang nag-hype dito sa phone na to. Yun nga lang, with an IPS LCD display, may tendency ang ating Infinix Note 10 Pro to compensate doon sa lack of vividness sa kanyang mga colors. Minsan nagiging mas contrasty yung mga output na nakukuha natin, although hindi naman siya kapansin-pansin talaga for most of us. And for sure, karamihan sa atin with a 6.95-inch 90Hz display, masayang-masaya na tayo sa screen na nabibigay sa atin ng Infinix Note 10 Pro. Pero syempre, aside from user experience guys, doon naman tayo sa ibang mga performance na mabibigay ng Infinix Note 10 Pro. Particularly, start tayo with the camera performance. For this phone guys, sa rear camera natin, meron tayong quad camera setup with a 64 megapixel wide angle main camera, an 8 megapixel ultra wide lens, a 2 megapixel depth sensor, at saka a 2 megapixel monochrome lens. Dito naman sa harap ng ating phone is a 16 megapixel front facing camera. So for this phone guys, even with the camera, mukhang hindi rin tayo tinipid ng Infinix dito. Matataas yung mga megapixel count natin, meron tayong quad camera setup. Pero again nga, since budget phone to, ano nga ba ang may expect natin sa camera performance niya? So for the Infinix Note 10 Pro guys, masasabi ko na sa camera performance ng phone na to, it still definitely falls under a budget phone yung kanyang performance. Hindi ko masasabi na talagang lalabanan niya yung mga mid-range phones natin, especially yung mga high-end mid-range phones na kaya mo talagang mag-take ng mga picture kahit saan with very little compromise. Kasi kapansin-pansin na sa output ng ating Infinix Note 10 Pro, medyo contrasty for my taste ang kanyang mga photos. So medyo give and take guys ang camera output natin dahil nga contrasty siya kung saan mas punchy yung colors pero may tendency na mag-overexpose or underexpose yung mga photos na nakukuha natin. May kita natin na kapag nagsushoot tayo ng mga black objects o kaya ng mga white objects, may tendency siya na maging flat. Pero again nga, yung ganitong performance hindi naman bago para sa mga budget phone. To be honest, nitpicking na ako sa camera performance ng Infinix Note 10 Pro kasi considering nga sa price point na ating Infinix Note 10 Pro, maganda na talaga enough ang nabibigay niya na output. Sharp enough and very detailed actually yung mga pictures na nakukuha natin, albeit nga lang medyo contrasty siya. So depende na lang yan sa taste nyo kung mas prefer nyo nga ba yung gantong image quality. And for me, again nga, considering na budget phone to, maganda na enough ang output ng ating Infinix Note 10 Pro. Even with the ultra wide lens guys, maganda din naman ang output na nakukuha natin pero provided na maganda din ang lighting na meron tayo. Kapag medyo dark kasi guys ang mga photos natin, may tendency nga na mag-soften yung edges natin. And since medyo contrasty nga yung mga pictures na nakukuha natin, nagiging flat and underexposed yung ibang areas na ating photos. Hindi naman siya masama guys kasi again nga, normal to for budget phones. And ako personally, satisfied ako sa performance ng camera ng ating Infinix Note 10 Pro. So pagdating sa Infinix Note 10 Pro guys, ang nakakatuwa guys sa ating Infinix Note 10 Pro, kapag nagzo-zoom tayo, makikita natin na hindi ganun ka-artificial or hindi obviously artificial yung sharpness ng mga images natin. So even though magto 2 times or 3 times zoom ka, very natural pa rin tingnan ang iyong mga photos. So overall guys, checking out yung output ng ating camera performance, masasabi ko satisfied and above average actually ang performance ng camera ng Infinix Note 10 Pro. Kung i-compare mo siya sa mga previously released na mga mid-range phones, masasabi kong when it comes to camera performance, up to par siya doon sa mga recently or previously released na mga mid-range phones, which is a nice thing nga kasi considering na ito mas murang di hamak doon. So para sa camera performance ng Infinix Note 10 Pro guys, meron tayong mga onting setback pero mas marami naman tayong pros considering nga na ang price ng phone na to di hamak na mas mura sa mga phone na katapat niya ang camera performance. And if ever man na kayo into mobile photography, for the Infinix Note 10 Pro waging-wagi ito. And to be honest, nag-nitpick na lang talaga ako para malaman na natin or ma-expect na natin yung mga
slight compromise natin for the Infinix Note 10 Pro. Pero syempre, yung iba naman dito ang mas habol talaga ang gaming performance ng phone na to. So syempre, check out din natin yun. And for this phone guys, sa specs natin, locally meron tayong MediaTek Helio G90T na chipset. Meron tayong 8GB of RAM and then 128GB of internal storage. And for the chipset and for the memory na meron tayo guys, masasabi kong above average din ang ating Infinix Note 10 Pro dyan. Kadalasan yung may ganitong memory na 8GB of RAM and 128GB of internal storage at saka yung may ganitong chipset na G90T nga ay nakukuha natin sa mga phones na more expensive pa dito sa ating Infinix Note 10 Pro. Usually mga 2,000, 3,000 pesos more expensive than this phone. So definitely a good deal na agad yun. Yan plus yung 5,000 mAh battery natin and of course yung speakers at saka screen natin ay napakagandang combination para matawag nating isang magandang budget gaming phone ang Infinix Note 10 Pro. Syempre, check out din natin ang mga benchmarks ng ating Infinix Note 10 Pro and grabe, impressed tayo na considering nga presyo ng ating Infinix Note 10 Pro talaga nga namang sulit na sulit ka dito sa ating phone na to. So syempre, ito ang mga gaming test natin for the Infinix Note 10 Pro. So for the Infinix Note 10 Pro guys, sobrang impressed ako sa performance ng phone na to. Considering nga na with Infinix kasi medyo bago-bago pa lang talaga sila sa local market as compared to other brands na talagang sikat na at nakakatuwa na nilalabanan ng Infinix yung D-Hammock na mas present na sa ating local market. Actually, minsan ka lang maghanap ng gantong brand na merong ganitong performance at merong ganitong tapang na i-challenge yung mga bigger brands na meron tayo. With the Infinix Note 10 Pro, gaming on this phone guys, hindi magiging problema. With the Helio G90T na chipset tapos yung memory pa na napakataas para sa kanyang price point, nakakakuha ka ng isang magandang combination for a great gaming phone. Maganda yung gameplay natin at hindi tayo naka-experience ng stuttering habang naglalaro tayo, albeit yung response ng ating screen hindi yung pinaka-responsive para sa akin. Pero, again nga, meron tayong mga give and take syempre para sa mga budget phones. Personally speaking, ang aking experience okay at masasuggest ko to, especially for casual gamers. Of course, para doon sa mga competitive gamers talaga, mas masasuggest ko na kumuha tayo ng mga higher spec models. Pero kung ikaw naman naglalaro lang din for casual use at gusto mo lang magpalipas na oras or maglibang kapag ikaw may araw ng pahinga, napaka-okay na budget gaming phone ng Infinix Note 10 Pro. At para sa phone nito guys, nagkakalaga siya locally na 9,990 pesos. For that, talagang borderline budget phone ang Infinix Note 10 Pro. Pero ganyan nga, considering na ang performance, ang specs, design, everything about this phone screams mid-range or entry-level mid-range talaga. Kadalasan nakikita natin to sa mga 12,000, 13,000 peso phone pero offered at a price of 9,990 pesos nga. At deserve nga ba ng ating Infinix Note 10 Pro ang hype na meron sa kanya ngayon? Masasabi kong well-deserved ang hype na nareceive ng Infinix Note 10 Pro. Bakit? Marami tayong dahilan actually para dyan. Una-una, Infinix is not the biggest or most well-known brand dito sa Pilipinas. Yes, marami sa mga tech enthusiasts na familiar with Infinix pero marami
rin sa atin na hindi pa talaga aware kung gaano kaganda ang brand na to. And nakakatuwa na parang ang dating is underdog story sa Infinix, kung saan unti-unti talaga siyang umuusbong sa consistency ng ganda ng mga phones na nilalabas niya. Kasi this year pa lang, napakarami niyang nilabas na phones na paganda ng paganda, and ultimately nahantong tayo sa Infinix Note 10 Pro. Isa pa dito is yung napakagandang design ng ating Infinix Note 10 Pro. Yun nga lang, hindi siya yung pinaka-original design, masasabi ko. Pero at the same time, considering nga na isa siyang budget phone, maganda yung pinagkuhanan niya ng inspiration. Well enough para masabi mo talaga na sulit and value for money option ang phone na to. Kasi sa itsura niya pa lang and up close guys, hindi mo talaga iisipin na 9,990 pesos ang phone na to. Wala pa lang sa back design niya, sa size niya, sa camera niya, sa overall itsura at overall feel ng phone na to, may isip mo mga 13, even 15,000 pesos ang itsura ng ating Infinix Note 10 Pro. Aside pa dun sa design, yung mga features na makukuha mo sa phone na to na hindi mo actually makukuha sa phones at the same price range. Syempre, nandyan yung presence ng dual speakers natin na talaga nga namang nakakadagdag sa user experience natin. With a 6.95-inch screen pa, no question na kung naghanap ka ng isang malaking budget phone, ito rin talaga yung option na meron ka. Tapos, syempre, hindi mo pwedeng kalimutan yung magandang chipset niya, mataas na memory niya, and yung mataas na refresh rate ng screen niya, you get a phone like the Infinix Note 10 Pro. Yung hype na talaga nga namang deserve ng phone na to, at masasabi kong for sure aabangan na lalo ng mas marami sa atin ang mga phones na i-release ng Infinix. Kung sakali man na nagustuhan mo ang Infinix Note 10 Pro, hopefully nakatulong tong video na to sa'yo. At kung sakaling interesado ka, ilalagay ko na lang yung link down below niyan para makuha mo siya sa ating mga online stores. Again, hopefully nakatulong yung video natin para malaman mo yung mga slight concerns natin and syempre yung mga give and take natin for the Infinix Note 10 Pro, kung talaga nga bang deserve niya ang hype niya na para sa akin, oo. At yun na nga ang ating review video of the Infinix Note 10 Pro. Kung sakaling meron kang questions, suggestions, o kaya negative reactions sa ating video, of course, i-comment mo na lang yan down below. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa ating channel, mag-subscribe by clicking the subscribe button down below. At i-hit mo ang bell icon para ma-update ka whenever I post videos. Again, ako si Alvin, ang inyong Tech Guy, TV Tech Tips, Reviews, and Guides. See you next time. Ingat!